Hey, welcome back sa ating channel. So, meron ditong tanggap yung kapatid ko na Samsung. So, ito yung kanyang model number. Okay. WhatsApp lang natin. So, yan. UA50AU 7002G. So, bali, kararating lang to kanina at nag-troubleshoot na siya dito. So, yung problema nito ay voltage checking siya, wala siyang voltahe ng mga BGH, BGL, ABDD. Pakita lang natin yung mga test point. BGH, BGL, and then yung ABDD, ayan yung ABDD, HAVDD, BCOM. Ang meron lang ay yung kanyang 12 volts, yung 3.3, yung 1.8, so meron. Okay, ano mga saksak mo, check natin. So wala siyang display. Bali, ano ito mga bro? Kabago-bago lang. Isang taon lang noong December, sabi ng may-ari. So, ayan. May backlight, walang display. So, yung ano na ito mga bro? Yung frameless. Ayan. So, yung ginamit na panel. Yung China panel. Okay, mag-voltage checking ka ngayon para mapakita natin sa mga viewers kung So, napakita ko naman na yung mga test point. Kaya check mo muna yung 12 volts. So, yan yung 12 volts, 3.3, 1.8. Yung ABDD, meron siyang voltahe na 2.2 volts. Yung iba, BGH. BGH, 0, BGL, ganon din, HABDD. Yung HABDD, meron siyang 2.7 yung BCOM, yung katabi niya, BCOM, yung BCOM 0 volts. So wala siyang wala yung mga ibang output ng DC-DC like BGH, BGL, ABDD. ABDD mababa, HABDD mababa, BCOM, so wala. Check mo yung kung meron yung isang test point diyan na walang label, pero sa tingin ko yung ano yan, yan yung kanyang enable. Yung enable, meron siyang 3.4. Kita mo lang. Kita ko lang. Okay, tusukin mo ngayon. Walang nakalagay diyan na pangalan, pero sa tingin ko yan yung kanyang enable or yung triggering ng DC-DC. Meron naman yang 3.4 volts. So yung gagawin natin dito ngayon para malaman natin kung ano yung problema niya, bakit hindi nagkakaroon ng ibang supply yung kanyang DC-DC like BGH, BGL, ABDD, HABDD, saka BCOM. So maghang tayo ng kanyang flex. Pero itong panel na to mga bro, pag naghang tayo dito ng flex, wala tayong makikita at hindi rin lalabas yung kanyang mga ibang supply ng DC-DC. So halimbawa ito, magtanggal tayo left side. Okay, plug
Itutok mo na. Huwag mo na, tutok mo na. Tutok mo na, BGH. BGH. Sige, saksak. Ayan, nagka-backlight. Pero hindi lumabas yung BGH. Check natin yung kanyang ano, enable. Oh, yung kanyang enable, wala. Walang supply. Kanina, nasukatan natin ito, nasa 3.4. Pero wala pa rin supply, diba? Ngayon, nawala na yung supply. Kaya ang gagawin natin ngayon dito, yung tricks na ginagawa natin para mapalabas natin yung DC-DC kahit nakahang yung isang side. Gagawin natin yung... Kita lang natin. Itong sinukatan natin kanina, nung nakakabit yung dalawang flex niya, meron tong supply na nasa 3.4. Pero ngayon, wala. Gagawin natin, susupplyan natin yan. Okay, yung gamit ng ating range mo sa ano yan, lagay mo sa diode test, yung isang digital. So, yung diode setting kasi ng ating tester, meron yung voltahe na nasa 3 volts. So, pwede natin yung gamitin na pang trigger doon sa kanyang DC-DC. Sige, sukatan natin ngayon. Okay, sukatan mo. Ayun, meron siyang 3.2 volts. So, pag nagto-troubleshoot tayo, pwede natin tong pang trigger yung ating test prod na naka-diode test tayo. Pero pag analog yung gamit nyo, pwede rin sa times 10. Pero baliktad lang yung ano nun, yung polarity. So, sige. Sige, itutok mo yung sa BGH, saka yan, tapos ako na magsasaksak. Teka, tanggalin ko muna. Tanggalin ko muna. So, yung positive test prod ng isang tester na naka-diode test, yun yung pang-susupply natin doon sa enable. Tapos yung i-monitor natin ngayon yung BGH dito sa isang tester natin. Okay? Plug in. Kung lalabas. Ayun, lumabas si 24 volts. Lumabas si 24 volts na nakahang ito. Tanggalin mo yung pang-supply mo. Ayun. Nawala si BGH pag tinanggal na yung pang-supply doon sa enable. So, automatic, wala din yung mga ano dyan. Wala din yung mga clock. Balik natin at i-test mo naman yung supply ng clock. Sige, sa BGH. Check mo nga yung LC1, LC2 kung lumabas. Doon sa label shifter. Mga resistor na yan. Negative 6. Ah, hindi. Hindi yan. Ba? Check mo. So, okay. Kailangan nating mag-ano dito. Mag-blocking. Para malaman natin kung lalabas yung kanyang mga clock signal. Pero, ang importante dito, napalabas na natin yung supply ng DC-DC. Yan yung BGH, yung BGL, check natin yung EVDD, yung EVDD. So, hindi na natin kailangang maghang pa ng flex na isa kasi natumbok na natin eh. Napalabas na natin yung supply pag naghang tayo and then sinupplyan natin yung enable natin. Okay, dito tayo rin magko-concentrate. So, magbablocking tayo dito ng yung clock muna. Tanggalin mo. So, yung clock nito
Yan, meron siyang from clock 1 to clock 8. So, ito yan. Ito yung kanyang level shifter. Clock 1 to clock 8. Hindi muna natin isasama yung LC1, LC2 is TV. Clock muna. So, yung clock na yan, dito yan sa gilid pumunta. Dito sa bandang dito na gilid. Yan. So, yung clock muna. And then, check natin kung lalabas yung kanyang mga clocking. At susukatan natin yung mga signal. So, yan na. Bali na natapos na niyang na-block yung kanyang mga clock. So, yan. So, from clock 1 to 8. So, mula sa gilid, may isang linya, pero not connected. So, bali 9 na linya yung na-block. Ibalik mo. And then, mag-ano tayo ngayon. Voltage checking tayo. Sige. Voltage checking. So, na-block na natin yung mga clock. Tapos, check natin ngayon. Okay. Plug in. Ayan, lumabas na yung backlight. Magtataka kayo dito. Na-block na natin yung clock. Pero wala pa rin lumalabas na 24 volts. So, ganito kasi yung sistema ng panel na to. Yung enable natin, sige, sa enable tayo. Ayan, wala. Ayan, yung enable wala, no? Siyempre, hindi lalabas yung supply ng DC-DC. Ayan, gagawin natin, supplyin ulit natin yon na kung may lalabas na picture ngayong naka-blocking tayo. Magulo to eh. Magulo yung ano niya eh. Mahihilo ka talaga sa sistema ng panel na to eh. Na-block mo na yung clock pero hindi pa rin lalabas. Sige. So, gagawin niya ngayon, lalagyan niya ng enable supply and then plug-in natin ngayon. Ayan, lumabas si 24 volts. Okay, check mo naman yung mga clock. Kung meron. O, yan. Meron siyang 5.1. Okay, yung scope na lang. Yung pang ano mo. Check mo yung signal. Tanggalin mo muna. Maglagay ka ng ano dito. Grounding. O, sige. Maglagay ka dyan. Putol ka na dyan. So, asan yung pang ano natin? Pang trigger natin. Yung pang sukat. Sukatan mo muna para makita nila. Okay, ako na yung maglalagay ng enable. Okay. Saksak. Check natin. Ayan, lumabas si BGH. Okay, sukatan mo na. Tanggalin mo yan. Sukatan mo yung kanyang mga... Ayun, check natin sa scope natin. Ayun. Meron na siyang mga clocking signal. So, ano yan? Clock 1 yan? Clock 8. Okay. Sukatan mo yung LC1, LC2? Ito. Hindi. Yung isang tester.
Yan. Yan. LC1, LC2 kung lumabas. Ayan na. So, LC1, LC2. Okay. Check natin ngayon yung display. Wala. Tinanggal mo na eh. Tanggalin mo na saksakan. Tanggalin mo saksakan at teka, paano ba natin ito may angat? Hindi, ganito na lang. Hindi, ganito na lang. Ikwata. Oh, sige, sige. Silipin lang natin. So, plug in natin. Ayun, oh. Lumabas yung smart TV powered by Tessen. Check natin kung malinis. Ayan, mukhang malinis siya. May angat pa ba? Teka, huwag masyado. Oh, malinis siya, oh. So, ibig sabihin, yung nasa left side talaga yung problema, tanggalin mo yung enable mo, mawawala din yan. So, yun yung problema natin ngayon. Pero, masusolusyonan natin yan. Yung signal or yung voltage na pang-trigger sa kanyang DC-DC, kahit na naka-blocking na tayo, kahit na naka-blocking na tayo dito at pero hindi lumalabas yung kanyang enable. So yan yung nagti-trigger sa ating DC-DC para lumabas yung mga ibang supply like BGH, BGL, ABDD. So pwede na natin tong solusyonan sa pamamagitan ng paglalagay ng resistor galing sa ating 3.3. So magkatabi lang yun, no? Yan yung kanyang 3.3. Pwede tayong mag-connect dyan ng 1K resistor patungong enable natin para ma-trigger yung DC-DC natin at lalabas. So, ito, nakakahilo din talaga mga bruto eh. Kaya kung hindi ka mag-experimento dito, wala, baka susukuan mo na siguro to. Nag-blocking ka na, hindi pa rin lalabas. So, ibig sabihin, ayaw niya dito na ayaw niya na nagdi-disable ng clock. So, yung iba dito naman, kung nagka-problema ay doon sa LC1, LC2, pwede din na idamay na natin yon yung kanyang LC1, LC2. So, bali, marami-marami ito kung kasakaling nagka-problema yon. Nasa, ano din yan, mga 16, 17 pin. Ang next na lang na gagawin natin yung kanyang pang-trigger ng DC-DC. Connect tayo ng 1K resistor to enable or sa pang-trigger ng ano natin, DC-DC. Okay, kuha lang ako ng ano. Kuha ka ng 1K. So, gamit lang tayo ng 1K resistor. Sige, hinang muna dyan. Hinang muna. So, ayan, nailagay na niya yung resistor na 1K, 3.3 sa ating enable ng DC-DC. So, okay, plug in mo na. Sukatan mo yan. Sukatan mo muna. Ayan, lumabas na. Steady na. Sukatan mo yung dulo ng resistor. Oh, 3.4. See, angat mo na yung panel. So, ayan na. Okay na. Yung ginawa natin, check natin. Malinis. Ayan. So, sa taas. So,
Oh, yan. Malinis na malinis. Okay. Kaya yung ginawa natin dito, so ano lang natin, balikan lang natin yung ginawa natin kanina nung wala pa tayong ginagawa dito. Ang problema niya, no display, pero merong supply ng 12 volts, 3.3, 1.8. Ang wala, BGH, BGL, ABDD, HABDD, BCOM. So, ang ginawa natin, naghang tayo ng flex at na-chamban natin na unang tanggal pa lang, pagtanggal natin, and then sinupplyan natin yung kanyang enable gamit ng ating tester, at magka-supply yung kanyang DC-DC. Kaya hindi na tayo lumipat dito sa right side dahil nakuha na natin agad. Pero kung sakaling naghang tayo at tapos sinupplyan natin yung enable at hindi pa rin lumabas yung kanyang ibang supply ng DC-DC, doon kailangan natin siyang lumipat. Ibalik natin and then hang natin and then supplyan natin yung enable. Pero since ang ginawa natin dito, pag hang natin ng flex sa left side, then sinupplyan natin ng yung kanyang enable, lumabas yung ibang supply, BGH, ABDD. So, hindi na tayo lumipat. Nag-concentrate na tayo dito. At ang remedy natin doon sa hindi lumalabas na enable pin kapag nag-blocking tayo, ay naglagay tayo ng resistor na 1K from 3.3 to enable. Kaya okay na yung ating unit. So, pwede mo na itong lagyan ng signal at pakita natin yung display para makita yung picture. So, ito na yung ginawa natin. So, bali, na-fix na natin yung resistor. Tapos, yung kanyang LC1, LC2, minodify ko na din. Kasi pag ganito na nagka-trouble na yung kanyang panel, yung ganitong panel, mas maganda, i-modify na natin yung kanyang LC1, LC2. So, tinanggal lang natin yung resistor. 0 ohms resistor sa LC1, LC2, and then 20 ohms, nag-connect tayo ng 20 ohms, kumonect sa BGH. Tapos yung kanyang blocking dito, dinagdagan ko na din yung kanyang blocking, dinamay ko na din yung kanyang LC1, LC2 para yung may supply na lang ay dito na lang sa right, fixed voltage na yung galing BGH. So, yung na-block natin dito ay nasa 16 line. Medyo mare-mareme, pero nasa dulo, nasa ano kasi, nasa 15-16 yata yung ano nito. Yung LC1, LC2. So, ayan, okay na to at sasarado na natin. Okay, mga bro, final testing tayo. Ayan na. Smart TV. Powered by Tessen. So, ayan. Sana nagustuhan nyo yung ginawa nating video at magsilbing guide nyo kapag na-encounter nyo yung trouble na to. Kung nagustuhan nyo, please like, share, and subscribe. Maraming salamat.